Budol King ng Pilipinas, si Francis Leo Antonio Marcos. Sa sulat ko na ipinadala through email kaninang umaga, sinalaysay ko sa DFA na unang nabigyan si Francis Leo Antonio Marcos ng passport sometime in 1997. Ito po ay may passport number EE800070 sa tunay niyang pangalan na Norman Antonio Mangusin. Ginamit niya ito sa kanyang unang deployment sa Middle East upang magtrabaho bilang isang panadero. Pag-expire ng una niyang passport, nag-apply si Norman Mangusin for renewal at binigyan siya ng bagong passport under number ZZ093870 noong taon 2002. In 2007, nag-apply muli si Norman Mangusin para sa isang bagong passport sa DFA Regional Consular Office sa San Fernando, La Union. He used the name Francis Leo Antonio Marcos, born on September 29, 1979, in Baguio City. Pero hindi siya hanggang doon lang. Nag-apply pa siya para sa isa pang passport. Ang ginamit niyang pangalan ay Norman Antonio Alejandro, born on July 28, 1978, in Bauco, Mountain Province. He was issued a second passport under the name Norman Antonio Alejandro by the DFA Regional Consular Office in La Union on September 11, 2007. Wala pang dalawang linggo mula nang makakuha siya ng unang passport sa ilalim ng pangalan na Francis Leo Antonio Marcos. Paano po natin na-establish na siya nga ang kumuha ng dalawang passport sa ilalim ng dalawang magkaibang pangalan? Una, sa litrato pa lang, makikita na isa at isang tao lang ang may hawak ng mga passport na ito. Pangalawa, yung perma sa front inside cover ng mga passport ay exactly the same. Walang pinagkaiba. Isang tao lang ang pumirma. Dito nag-umpisa si Francis Leo na umikot sa iba't ibang bansa sa Asia, Middle East at hanggang Australia upang magpresenta sa sarili niya na isa siyang Marcos at siya ang may hawak ng susi sa kayamanan ng pamilya. Hinikayat niya ang mga OFW sa Macau, Hong Kong, Singapore, Middle East at Australia na sumali sa kanyang foundation, magbigay ng pera at sila ay makakatanggap ng bahagi mula sa Marcos Wealth. Balak ni Francis Leo na gawin na international ang kanyang budol-budol syndicate. Noong May 30, 2017, lumipad si Francis Leo papuntang Sydney, Australia upang mag-recruit ng members para sa kanyang foundation. He returned to the Philippines on June 25, 2017. Nagpa-renew si Francis Leo ng passport noong November 21, 2011 sa DFA Manila. Dahil renewal, hindi naging mahirap para sa kanya. He was issued passport with number EB4114267 with expiration on November 20, 2016. Ang pinakahuli niyang passport ay na-issue ng DFA Regional Consular Office sa General Santos City noong January 25,
2016 with expiration on January 24, 2021. Mabigat na kasalanan ito nagawa ni Francis Leo Antonio Marcos sa pagkuha ng passport gamit ang peking dokumento. Kaya mabilis na sumagot sa akin si Secretary Teddy Boy Luxin. Pinaimbestigahan na niya kaagad. Hiniling ko na rin na ipakansila ang passport ni Francis Leo Antonio Marcos upang hindi ito magamit sa pagtakas papuntang ibang bansa. Pati na rin ang mga passport na may pangalan na Norman Antonio Mangusin at Norman Antonio Alejandro na maaari niyang ipinarenew din at inihanda para gamitin in cases of emergency. For this purpose, nakipag-ugnayan ako sa Passport Integrity and Fraud Management Section ng DFA. Sila ang humahawak sa ganitong investigasyon. Hindi lang si Francis Leo Antonio Marcos ang tatamaan dito, pati na yung mga opisyal ng DFA Regional Consular Office sa La Union ay dapat magpaliwanag din kay Secretary Luxin kung paano nakalusot ang scammer na ito at nakakuha ng passport gamit ang peking mga dokumento. May lagayan ba na nangyari? It will not take much longer before the exploits of Francis Leo Antonio Marcos will be over. Matutuldukan na ito ng period sa susunod na mga araw. Nakausap ko ang isang mataas na opisyal ng PNP kaninang umaga. We are building an airtight case against Francis Leo Antonio Marcos, sabi niya sa akin. Kaya huwag na daw tayo mainip. At least, nakakasiguro na tayo ngayon na hindi makakatakas papuntang ibang bansa si Francis Leo Antonio Marcos. Sisiguraduhin ng mga alagad ng batas na mabibilanggo si Francis Leo habang buhay dahil sa napakarami niyang mga kaso. Maaring umabot sa milyon ang bilang ng kanyang mga biktima. Mag-abang na lang po kayo sa channel na ito para sa mga updates tungkol kay Francis Leo Antonio Marcos. Ako po muli si Manuel Boy Mejorada mula sa aking home quarantine dito sa Metro Manila, Philippines.